Atong Bible study karon no, ang title ni is A Friend in Need is a Friend Indeed. I think it's familiar to us no. Kisa may wa pakadungog ani or kisa nakadungog na ani. Unsa man say pasabot ni ani? I think bro, pasabot ani is kanang A Friend in Need is kanang A Friend in Indeed. Is kato amigo ni mo nga naa diha while you are in need or na while tabangunon ka or nakay panginahan mo gitud sa tinuod ni amigo. Okay. Okay, so thank you Brad Ronald. No, dunay mo disagree ato? Okay, basin atong sabto niya, tinun amigo katong kwan, pobre. Okay, if a friend in need. Sige, anyway, I don't know, nabay laing comment or laing chat lang, no? Kung di magkaya signal. But sige, I hope mo agree na ta ato. No? Sige, padayon ta. So, muna itong outline this evening. Of course, itong proverb. And then, worldly friends tend to forsake. Real friends are still dumbfound. And then, the faithful but forsaken friend. Then, itong reflection. So, muna itong pag-tukion karong gabi una. In relation to the proverb, itong gamito, no? Itong tanawon karong gabi una. No? So, I hope we will go through this. Na? We will share ideas para nindot ang atong pick home, no? Or takeaway, shall we say. No? So, ang proverb, now, nata sa proverb 18 verse 24. This is the last verse sa chapter 18. No? So, ang Proverbs 18:24, mauna siya from the New American Standard Bible or NASB. A person of too many friends comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. So muna itong naka-specify siya, no? Too many friends, no? Mas daghag amigo, no? Pan ko no, kana siya makadaot sa usa ka tawo, sa tawo, no? And then pero na ako nag-yung friend, no? Nga mo stick nga mas kan gyud siya, na closer, mas ligon pa siya kaysa yung physical na brother. No? That is from the NASB. Ito sa tala ng ubang mga versions. From the American Standard Version or ASB. He that maketh many friends doeth it, no? Doeth it to his own destruction. But there is a friend that sticketh closer than a brother. Okay, so pareho niya po, no? Many friends. Ganyan, too many friends. Ganyan siya maketh or makes many friends. Na mukha, it's actually para sa iyang kagulihin ko ng destruction. Na? Dito sa kwan, kinisiyang sa Darby, a man of many friends will come to ruin. But there's a friend again that sticketh closer than a brother. So before tamo proceed, no? Kung sa'yo tanaw ninyo, anong gi-qualify mo siya na too many friends or at least many friends? No? Makadaot day. No? Dili day maayo nga daghantag amigo. Kung sa inyong tanaw ani, no? Ngano ka nga makadaot man noon kung daghan tag amigo? Ako bro, ako idea siguro ni bro kanang kung daghan na kikag ka ng amigo, most likely wa ka namili sa imong amigo, amigohon. So, kuan siguro kanang willing siguro ka mo compromise, dili na mo matter si mo ang character siguro sa tao, manang wa nimo gipili mo amigo, manang daghan na kikag amigo. Ana siguro bro. Okay, so thank you bro. No, thank you. Napabalain si Arian, no. Siguro sir, if worldly friends, no. Di maayo, pero if Christian friends, at least kabalo ka kung unsa ang maayo o dili. Okay, so thank you sis Arian, no. So yang gi-define as worldly friends, no. Dili gyud necessarily kanang like Christian friends, no. Yeah. Let's see, no? Unsa pa may laing nga kwan, no? Napailain mo, mo comment. So again, kang bro Ronald is, kato, no? Dili ka mamili old friends, and then, posibleng na yung mga dili maayo diyan ka friends, no? And then, kang Arian is, it's more of the worldly friends, pero kung Christian friends, mas okay, no? So, sige. So, padayan sa nato, kwan, no? Padayan na to ang ubang mga translations, no? So,
Dere sa Hallman Christian Standard Bible, o gapo no? A man with many friends may be harmed. So parehor gapo no? This ruin, destruction, harm, parehor gyud na siya no? Unsa ni kana siyang negative no? But ang yana, but there is a friend. So nay usag gyud kuno kat an friend nga in who stays closer than a brother, no? Ako sumasahan ang chat ni Joshua na unsahay ipdagan ang kag friends niya ikaw ray lahi kay matem ka to adapt sa ilaha, sa ila. Okay, so thank you, no? So posible po na gyud, no, nga unsa ni tungos kay mo dagang friends din anong kakamaong mo din nakakayang mo murabag di ka nang balibad di nakamukan kay and then it ruins you spiritually, no? Simple yan, no? I think panmanta sa katong sa pa, no? Sa naigingon ni Pablo sa Corinthians, no? Na katong evil company corrupts habit, di ba? So it will destroy you, no? So sige. Sa ISV, no? International Standard Version, magapo, no? A man with many friends can still be ruined, but one who keeps on loving sticks closer than a brother. So muna sa Hallman, no? So nagamit na siya diri og keeps on loving. Kanina para gyud sticks, there is a brother who there is a friend who sticks closer than a brother, no? And sa kini siyang NABRE, no? Or New American Bible Revised Edition, there are friends who are who bring ruin. So I think katong ingon ni Brad Ronald, no, kung di ka mapili og mga friends, posible katong ubang friends mo imodala og ruin, no? But there are true friends more loyal than a brother. So na yan, no? More loyal than a brother daw, no? So so kana, no, yeah, posible, no, sa kadaghan mo friends again, dunay chance nga kan kana siyang maham ka because wala one na is ma influence ka, no? And then posible pa, no, kan mag kadili magid siya kan, no, kan na magay mga tao nga unsay mawa gyapon, no, bisag friends na mo na magay tendency, no, nga mo pan gyapon na siya mag go against sa imo, no? So kung daghan kag friends, daghan na pud tendency mo mag go against sa imo. Anyway, dito sa kan, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. No, that's from the ESV, no, English Standard Version. From the NIV, one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So I think ma-relate ni sa gingon po ni Sis Arian kanina, no, nga labi na worldly friends, no, unreliable kay na sila, because we do not know, no, kung sa gilading pa, no, unsay reason nga nakig friends sa ato, no? So mo puto yung Ronald nga pataka lang po tag accept mo friends, no, pan gapon kana siyang medyo night tendency, no, maruin ka, no? Let's add ko, no, one way to accept friends karon is through Facebook. Naay mga tao nga choose kayo sa iyang kan, no, sa ilang mga friends na nga i-accept. So what can you say about that? Okay na siya, may jive siya, no, dapat limited lang, dapat reliable friends lang. I don't know, di ko kibaw sa inyo, no, but nakoy kan kibawan nga ngana, no. Ako sad, from time to time binagdaghan na kay kag friends. Mo na lang pili-piliun po, no? Sa ako, basta na yung makin-friend niya. Yung tanan ako sa profile, bitcoins, hindi na akong padayo na kailangan nagtuyo. Or pang karoon na siya, negosyo. Sabi na, ano, pero sa akin, like mga Pilipina, nag-check na ko, EIM, AIM Global, sa akin, mudawat ko, pero sa akin, dili, kay marabag, ang mura mas masayang po yung time ngod, no, kay unsa ni kanang will kan ba niya ako maikog mo sa godi mo reply, so manang
mo reply ko sa mo kaug time niya, di man jud ko interested na di man ko mo kana na no. So but sometimes sa ako ra gyud ang plan no, ako if ever na ako mga friends, usa sa akong plan is basta nakakita sila sa atong mga post no, sa atong mga like YouTube videos no, nga ako gina-post, so basta pa in some way they will be able to learn God's words no, pinaagi sa pag-accept nila as friends. Pero what do you think is that one? Kana siyang katong portion diya nga makadaot. No? Kanang sa ato lang ikwaro, ato lang i-apply sa kanang social media nga type of accepting friends. Sige, unsay inyo ikasulti ana? Bro Ronald. Kuan siguro ba? Kanang patakalagag kung takalagag kanang accepted sa social media na setting no? Ang pano no? Kung patakalagag dawat po doon kanang mga friends niya. Bisag unsay lang ilang ipang sulti diha or sa ilang ipang post diha, ma-appeal pag kaamong, so murag madaot po rin yung muhang pagka Kristiyano at times kung dili maayo ang ilang ipang post niya, ma-appeal ka nga, uy, friends mo niya niya, kaning tawahan na kung ano niya, so ma-associate ka, so dili maayo mo na maka-ruin sa muhang sa context sa Christianity, makadaot si muhang pagka Kristiyano, makaguba siya ba or makakuan, maka-affect, at least maka-affect sa mga pagka-Kristiyano, sa mong pagka-effective nga pagka-Kristiyano, kay ma-associate mga itong tawhan na. Mabili po maayo, manang mamili po ta sa kisa itong friends sa Facebook. Okay, agree. No? Thank you, bro. Tinood na, no? Usay, madamay ka, ma-appeal ka kay mga friends mo, and then dili maayo itong tao, labi na notorious, ikaw usa ka sa friends, so murag madamay ang imuhang reputation po, no? Kay friends mo ato, no? Yeah, it's true. And what else? So pa laing pa ninyo, no? Unsa pa may danger of accepting friends sa Facebook nga pan lang kana siyang sana you don't know really well ba, no? Na pa laing kan aside from katong makadamay, madamay ka kung sample notorious siya or kanang dili siya may record ba? Siguro pag ano, yung friend, yung tao niya, alam mo maka affect yung mga posts niya, maka-affect sa person, sa ano mo, sa mood mo. Pag friends kayo, makita mo na ano, yung mga posts niya, ganyan. So, makita mo mga toxic, sa ikbor na toxic kaayo ang mga posts. Di ba, nakaka-affect yan sa ano eh, sa nakadagdag lang pag medyo problemado ka, makadagdag pa. Iisipin mo, like, ano, may isang, kahit ano, mayroon isang member ng church, sige mag ano sige mag post about sa politics ba, and syempre may mga kanya-kanya tayong opinion sa ano, and siya talagang grabe ka ano, grabe tong mga tira sa ano, sa government, sa mga candidate, na even sa mga member ng church na magkakaiba ng ano, magkaiba ng political views. So ako hindi ko inaccept even member siya ng church. Kasi, parang, yun nga, parang toxic rin pag sige na makita mo sa, ano tawag mo? Feed. Sa feed. Yeah. Sige, yeah. Thank you, no? So, I hope nadungog rato minyo, no? So, sige. Napabailain? Bro, siguro, one bro, kanang, makakuha pa siya ka ng negative, kung ito, mga negative bita ni mga thoughts bita sa sahay, kay, dili siya, na siya mga dagang fake news sa sahib ito. Normally, some friends nga na bitaw na nakakuan ko ni sis bitaw ko na sa political bitaw nga issue. So some of them, ikuan nilang i-ignore for like 30 days. Pero kanang hustle sila bitaw ko nang magbalik-balik na bitaw ko. Until matapos ang ano, ang election, bro. Yes, exactly. Kay, magbalik-balik ba nga? Bitaw sa mga kwa siya negative ni mga kwa bitaw miss na kwa ni mong thoughts, lahi mong thoughts, so maka kwa siya influence siya og negative. Okay, so yeah. thank you na. How about kwa kana siyang sorry, kada bitong once na friends na mo niya kwa day kana siyang manghack ra dito siya. No? Manghack siya mga accounts, no? So kanasan angay po nato nang bikayan, no? Kay namang giuban nga kana maro kayo, no? But anyway,
na kaneng i-skip niyo mga panbahano, mga post comments na ako kaneng sa akong mga videos ako ginanggi gi off ang kwan kada bang hold all comments for potential review. Una option, last option na sa YouTube. Kay before, kanabi tawang, free na bitawang, anyone can comment. Gipan man, kanang nai ni comment, naghatag ng site sa porn. So, bati kayo, bati misa nga kwan kay, sana eh, sana ng, sana, ba, religious ko na itong i-post niya. Butangan niya, kwan, site sa porn. So, ako to siyang gipan, ako itong gidelete niya, basta na, natang-tang dito na ako, but after that, muna na akong kuan nga dili ang comments ito is dili jud tanan ano kay muna makadaot lang to siya bisa dili pa mi friends ato but nga comment ra kay YouTube baka comment lang kuga anyone can you kan man no? Pero kato na may option nga unsa na hold all comments for potential review or something like that no nga before i allow i post i review sa nako so muna nga kana siya. Na-learn lang ko ana sa katunay ni kan ba na uy sa maningal bati ning gigay mo gawas sa kan so ngana no di pa gani mi friends pero bat mo gawas na mo lawgaw na sa atong kan ba kana siyang post na to nga good atong intention. Okay, so I think nagana naman tayo nakuha. Thank you sa mga nag-comment sa bro Smith si sene Ronald no si Malu si Aryan si Joshua. Okay. So sige padayon ta. So naapoy yung derisa pa na kaning in LT there are friends who destroy each other so murag tansya na murag layo murag sila sila no so siguro ang atong kanan ni is kato madamay ta no posible siguro no kung sila mag destroy each other nga kita friends na posible ta maapil so I think mo nang point ko diha ni Ronald kanina so but ito a real friend ko no basta a real friend sticks closer than a brother. So, ang yung gamit, real friends. Sa New King James, a man who has friends must himself be friendly. So, bro, lahi ang ka, no? Kini siyang sa New King James, no? Kaya siya, a man who has friends must himself be friendly. Bro, lahi siya sa the rest of the, pa, no? So, I don't know, anong yan ang sa New King James, no? But of course, the second part is, there is a friend who sticks closer than a brother. Sa kining sa New Revised Standard Version, some friends play at friendship. So ipasabot ani. So yun dia a true friend sticks closer than one's nearest kin. So barabag kitong brother no, pareho ra. So again nang ano so, ang uban na iban mabinuang lang no. Anyway. Kinay medyo kan gini siyang duway rims no. An amiable in society shall be more friendly than a brother. So medyo kan gini yang kan dikok kasabot ning duay friends no. Medyo lahi siya ug kan kana siyang translation. Although amiable kasabot man tanan no. But yun dia shall be more friendly than a brother. No? I don't know luna ba mo ma-connect ninyo na siya no sa kato mga how you harmonize this with the rest of the other translations. Okay, and a man amiable in society shall be more friendly than a brother. Paglayo ra no? I don't know na may mag-comment ana, but I'm just showing that to you because July siya nga kano translation. Anyone basta na mo yung mga gusto ito makana nakita nga kan connection or ana ma-harmonize ninyo ni with the rest. Okay, so that's the proverb na to. Arin na ta sa ano, katong mga points na to. No? So ang una is, worldly friends tend to forsake. So na-mention ni Sis Arian kanina, no? Kini siyang worldly friends. No? Muna siyang ano, tendency gina siya. Di man ta kayo nga tanan yun because again, the proverb states na there's a friend who sticks closer than a brother. No? Pero pangyod minta nga majority no so muna akong ibutan niya tend to no muna tendency nga biyaan ka no labi na sa panahon nga naka sa kalisod okay lang friends mo kung
napasay tuyo ni mo. Ngana, no? Pero nai mga tao nga, kan, masayaw, pag ulan, nakuhuman ng tuyo niya, and then mawala na ang friendship. No? So, the first one na itong verse is, of course, gikan sa itong proverb. No? So, ang niya, nag-isigot na rin nga makadestroy. No? Nine moment. Katong kundaghan kag friends, detrimental no? sa ato. No? Labi na kung kita, mutras na gid nila. No? Kay dili man gyud sila mo stay longer sa ato, no? I don't know in your life, no? Siguro one way or another na amo yung mga experience nga na, no? You trust them but in the end wala ra gyapon, no? So nabay mo yung mga kan mga experience like that, no? You trust them as friends and then in the end dili maayo. Experience or some mga marabag happenings no nga nakuha ninyo na come your way no na nagian ninyo nadunggan ninyo your work as well kuno na nga kanang gi saligan nimo ya pagkaman ending kay ikay na murag ikay na kompromiso kay gi bilan ka kanang kanang bills nga tekan ng bills sa imong telepono kasaway may ana maglimayo nga ko ano dili maayo nga experience although first mo salik ta kay matay ra naka sakit ato kay murag kauban ato sa simbahan ba na may ni buhat kay dili kayo na maayo ba yeah. So mo usala sa akong kadpon no sa akong points ba nga dili siya bitaw kini atong gi-discuss ro dili gi siya mura bag solely naka applicable sa mga non-Christians huh? Even some Christians na hitabo gipud na siya so mo na nga ang ato lang ta no as kita naminaw karon kita mismo mo start ba no nga kwanta kana siyang trustworthy ta sa atong mga friends nga misalig nato. Okay, dili gyud maayo no and kanget kana siyang murag yeah. Christians mo ta lahi ta nang ganya gyud away ta to buried with Christ ta eh. Lahi na ta new creation na ta. So kana lang tang mga ngana if possible dili nang ta may tabo sa ato no at tulo na sa mga worldly friends gyud no. Pero again dili di ta kaingon gyud nga ano kana siyang murag 100% no. Na ay nga kan supposedly kan magita no magsaling data but anyway napagay po yung concrete example gani ana later on but anyway thank you bro for that ano experience nga mong gihatag napabelain I don't know nakabalita mo atong usa ka bata nga bata dilagita na I don't know familiar mo ana na siya recent ta siya nga panghitabo sa Mindanao na murabag gitreat siya as part of the family. Okay. Friend sa babae niya nagpa kan patuo nga muna siya makaluluoy siya. Niya muna ang sad thing is ang duha to kanak, purot ang duha kanak. Purot ang duha kanak pagpatay. So kana no, grabe ka kan ba, destructive. So imagine na kung daghan kag friends ng anak, pitimisura. So muna careful gyud no. Si kuno muagad siblings daw no ingon ni sis Tabing no yes na muagad siblings no maguad. Maguad so kana no kumpiyansa kayo ba akang salig lagi ana na nagpanpanya but anyway muna nga ang ilang kaayo gibugtian og bati no so imagine hurot ang anak gud duhar may anak ba di ba no imagine na ipadako nimo mga teachers tong kan both ba to both teachers ang mga parents so muna careful kan gyud no dili gyud delikado gyud no so muna nga bisan tud friends kita kumpiyansa na because it can be for our own destruction no? But again worldly friends ingana na siya katong ingon ni kan ganina mga spiritual friends or Christian friends dapat lahi na no so I hope kita mo yung model ano ba kanang when become friends sa itong mga kaigsunan
we can be trusted, no? Dili ta kwan kana siyang dili ta sana eh binuangan ba na yung bangod nga say mo salig lang ka in fact nagamig pa ron, no? Medyo friend siya tungod kay classmate sa kung anak ang anak niya, no? And then muna utangan ka di human bayaran sa ka sunod utang wala na dikilikay na di na naghana kayong kan mga alibis, no? To think yung anak kan kana siyang nagtrabaho Singapore, no? So anyway, sila nanubag sila nas Ginoo, no? But again, as Christians, ato paninguhaon, no? We become true friends, no? To anyone, regardless of kan, regardless of Christians sa dili ang atong friends, no? Dili siya mayon ba nga kan? Kaya ato aman ang character ko, no? So if we become true friends to all, so okay siya. Anyway, so some of the things nga we have to note, no, nga ngano nga they tend to forsake, no, kani mga worldly friends. Okay, some of them they just seek favor, no, sa mga example na mga generous kay manghatag. So tungod kay manghatag, for example, mo makin friend sila, no, na kana siya nga klase nga friendship dili siya true because lahi man ang motive, no, dili man kana siyang kanang mute, sabi tawag na self-seeking magod, no? Nakik-friend lang siya because naasay gustong favor, no? So that kind of friend delikado yun, no? Pero kung nakik-friend na nimo because maayo kang tao, then siya po nanikamot po siya, siya po gusto siyang magkauban with Christians, then okay, ragyap po siya, no? But in many cases muna yung mabasa na to rin, many, no, kadaghanan nila seek favor of the generous, na everyone kuno is a friend to a giver of gifts, no? So muna yung usa sa hinungdan nga, no, nga they tend to forsake us, kaya nga naman if wala na ta, no, wala na sila makuha na to, definitely ato sila sa mga tao nga makakuha pa sila na sila makuha, and dako ginag chance nga ikaw nga gibiyaan himuan pa kag na mga istorya na dili mao, no? So muna careful ta ana, no? Usay nga ni Brad Jason, pareha ron bro panahon sa eleksyon. I-unfriend basta dili same og disuportahan. So kana, no? Sa puna, no? Thank you, no? So tinuod na, no? Makan mo nga kan mo bitanang as much possible dili mas kan as Christians mo likay lata nang mag-post about politics kay really divisive di siya, no? And then ako mismo, no, affected ko tong usa ka kwan usa ka Christian nga noon kay sa una I really look him up sa iyang pagkatao, no? Pero sa diha nga grabe na kay sa mga istorya sa kwan nya kanang why klarong why due process ba, no, like gilambas niya si Duterte and so on, nya kanang walay klaro ba nga basis. Dapat na iklaro mo basis kung mulambas ka. Kwan kay iya bi nas Ginoo na nga tao. Wa ba government gigis ka na. So muna na ba nga diha affected ka. Muna as much as possible lipkan lang ta kanang as Christians mo avoid diyan ta siguro ana. Ha? Para dili mo kan po, no, dili mo gawas nga unsa ni? Kanang mura bag mo di kan ba. Natay member gani nga murag until now murag wa pagin mo balik eh, tungod lang pud ana related to that, no? So muna nga bati ang kung mag-apil-apil ta sa politics, no, kay maka-destroy yung friendship noon. So kana dili siguro tinuod nga friends, no? But sad again because member po sa Christianity, no? Christians po, no? So anyway, so the next verse 4, wealth brings many friends but the poor are left friendless. So munay nakita ni Solomon, no, nga kung daghan kag dato ka, daghan jud kag friends, no? So kung ang klaseng friends, pipilar ana ang mga true friends, no? Possibly nakid friends sila because of the wealth, no? So sometimes siguro kung ang kapobreho nato, maybe it's a blessing, no, nga we can have true friends, di ba? Kung nay nakid friends sa ato despite nga walang wala ta. Okay, so kana siya, no, makita na to nga
kan kana siyang kung dato ka dili na nakasure kung sa ni kana siyang true friends pa ba nang imong mga friends, no? So muna ang tendency na is they will really forsake us, no, if nanatas panahon nga dipita, no? So muna ang true friend katog yun nga mo stick despite sa tunggan mo to a friend in need, no? Meaning na friend gyapon siya bisag ka na ka sa adversity, no, then kwan siya kana siya muna usa sa timailhan nga true friend siya. Pero kung friends lang sila on during the times of prosperity kana medyo delikado, no. So muna nga kung daghan tag friends labi na kung dato ta muna nga posible gyud nga to a ruin, no, kay posible man in the end mo kani sila, no, mo go again sa ato kay labi na kung wala na ta. There is isa say David, no, usa ni siya as part ng prayer pero prophetic po ni siya, no, because we know nga this happened, no, kang Judas, di ba? Pero David spoke about this kung tanahan mo is really part of his ano kanang request to God, no, kay mo ni gibuhat sa iyang kunong mga even my bosom friend, no, medyo close friend na gina, whom I trusted siya, who ate of my bread has lifted a heel against me, no. So it was stated by David and this has some sort of prophetic message kay nahitabo po ni kay Judas, no. So katong kanina atong ano nga naa sa Christian pod si Judas, ma-relate po nato dito ng usa sa mga 12 nga under the brightest or the best teacher in the world, no, wa gi makasurpass sa iyang kamayo pero yabag gyapon siya, no, and there must be something in him, no, nga ano, malamang it's because of kato, no, in fact ibaligyan yang Ginoo for 30 pieces of silver. Of course later on nagrepent na siya ato, no, yang giuli and so on. Ang fight lang is he committed suicide, no. So nagkuanan ta siya, no, ni confession na kasala siya, ni sa ni nagrepent siya, no, pero sayop siguro niya katong paghikog niya, no. I hope I'm right, no, but most likely, no, kaya ang paghikog di magina siya acceptable to God. Sakto na tatong gibuhat, nagrepent siya, ni confession na kasala siya. But anyway, si Judas is ano, is an example sa kaning murabag religious aspect, no, close to the Lord or sabi siya sa ato mga Christians, no. But I hope dili ta mo follow ni Judas, no, kay dili gid tumayo pod, no. But again, this one, no, kini mga worldly friends ni kan, eh, okay, hindi agi trust niya pero gapon, no, ni go against gapon sa iya. So mo nang mga worldly friends, no. So again, they tend to forsake us. Of course, there are very few, no, mo nang ta seldom nga real friends na atong makuha. No? Dili man gyud totally, no. In the same way, kung atong balihon, arita sa mga Christian friends dili 100%. Pero I hope, no, it's nothing or minimal kayo, no. Kay dapat lahi man Christian, bali man tas kalibutan, no. So muna siya, no, kanang real friends gyud lisod kana siya pangitaan, no. So dili sa Proverbs 17:17, I got this from the Nabre. A friend is a friend at all times. And a brother is born for the time of adversity. So man siya, no? Kani siya nga, kining a brother is born for a time of adversity. Is this referring to the friend na gidescribe sa first part? Kaya mga Hudyo, mahilig na ba sila yung nana, no? But what do you think before I proceed, no? Hindi, a friend is a friend at all times. And a brother is born for the time of adversity. We know nga dili ta ng brothers or sisters by birth. Actually kan po, no, naagi po yung mga igsuo na to, no, kan po, no, kana siyang dili sila born for the time of adversity, no. Naagi po yung mo take advantage lang kung wala na ka, aw biyaan po ka,
Na po yung mga anak yun, no? Of course, na sa mga soon yun nga mo anak mo malalay yun mo sa term na kaya siya muraga mo duyog yun sa imong mga kapaitan. No? But anyway, dire no, by the way, na may comment ane, na may ka, ano ne? Do you think kanisyang duha is just this referring to the same kan? Same statement lang pero rephrase lang siya in another way or separate gining a brother is born for the time of adversity. Okay, let's assume nga kanisya is not a rephrase, ha? Dili siya paraphrase of the first kan kanisyang independent clause, no? Dili siya paraphrase, no? So unsa may atong makuha kani, no? Kung ka nga a friend is a friend at all times, meaning ang real friend na siya, no? Regardless of prosperity ba or adversity bang situation, no? Naagi siya katong a friend in need, no? Kanya in general, a brother is born for time of adversity. So normally mo nang brother, di ba? Ang brother mo ginay muduyog sa imong mga kasakit, no? Pero ganina nagyo siya nga there is a friend, no, who sticks closer than a brother. Di ba? Ngayon siya dan, there's a friend who sticks closer than a brother. So, kung imong hinunaon to, ligon tong friend gid ay katong mo stick than a brother kay ang brother gani unsa born siya on type of diversity pero siya mas labaw pa. Yeah? Mas labaw pa kay sticks closer than a brother god. Yang brother normally is born for time of adversity. So, ang true friends, katong real friend dito nga mo stick closer than a brother, I think grabe gito siya. No? Dili siya basta-basta nga friend, no? Nindot siya nga friend. Kay labaw pa niya gud ang brother, within ang brother is actually kung tingnan niyo, no? Is really born for the time of adversity. No? So mo na nindot nga friend, no? Nga bisag pan gyud kana siyang grabe na kapan gyud naagi siya ano ba mo stick gyud siya, no, labaw pa sa brother, no. So I think mo na kanda, no, either way, no, pwede nga kini siya is just a rephrase of the first again independent clause or it could be unsa ni kana siyang murabag emphasis kung the kind of friend that sticks to you at all times regardless of situation, no. So, muna ko nakita diyan, no, na posible nga it's really saying na kini nga klase nga friend, na a friend at all times, it's really a good friend nga kun gyud kana siyang tinud-anay gyud, no, a real friend gini siya. I don't know if you will have something to comment on that. Okay, naay mo comment? Normally bro, we would consider a kanang brother mo is and kanang kwan kanang normal aspect is kanang kwan yun siya more than a friend yun siya kay brother na gudin mo, no? Pagingon niya nga during when a brother is born in times of adversity, akong pagsabot ni niya is kanang someone nga more than a friend mo kwan ba maabot ba or kanang naas siya or if naas siya niya nagpabilin siya ego mo in times of adversity, then he is kanang a brother, no? So sa katong atong kung atong i-relate atong sa katong usa ka verse, no? Sa verse ato karon nga kwan, a friend is more than a brother. Kwan siguro is mo gid siya mo ni siya nga friend siguro gyapon ang iyang gipasabot ani, no? But iyang gipasabot na diri is kanang kwan na more than a kanang a in general sense, mura siya igsuon gyud ba. Imong igsuon nga malaban gyud nimo. Di ba kaya ngayon ta nga kanang kuan mo tani siya pero kuan mo gud kanang pamilya mo gud. Manang ako lang yung labanan. Akong kuanang kuanan kay ako ra ba ning pamilya. No? Mura ginana ba? Nga blood is thicker than water. No? Pero mura ginana siguro bro. Okay, sige. Thank you ha, thank you. Napoy gingon si Joshua. Rare jud kaayo ni bro. Labi na maglisod ka katong mga di nimo kaila. Usahay kay maupay mo help nimo. May
maupay mukir. Yeah, na yung mga nga na tinodyan, no? Kwan po, no? Usay, bisag din mo kaila. No? Na yung nga na tinod. No? Ako, na po experience na, no? Dili mi parente, but in some way, mura kong i-adapt nila, no? Muna ang sayo, kung ako, how can I repay them? anyway, thank you, no? Sa kwan, mga comments, no? Now, can you think of an example nga may kas atong yan, no? Blood sicker than a pan? Sa atong yan, yan, sicker than a blood brother? Sa ba ito? Nabata example blood sa is sicker than water. Blood is sicker, blood is sicker than water. Yeah. Nabata example nga mas kwan pa yun, no? Nabata biblical example nga yung rana, no? Nga medyo nalabaw gyud ang dili niya kadugo, no? Si Mel na serving si Joshua na good Samaritan. Si Mel na siya makarelate ko ana bro kay wala gyud ko helper sa balay mayo kay naa ko friend na untang tighatod an kuha ni Mel sa school. Yes, na malaan lang migso. Okay, so yeah, thank you sis, no, nindot to siya bitaw, no. I hope yeah kalanta I hope po siya nga madala nato sa Kristohanong pagtuo kay sayang ba, no, ang katabang sa ato and then di nato sila matabangan po spiritually, no? So ato na paning kamutan. Anyway, thank you sis Mel, no, na kato example from the Bible na makita nato nga mystic gisa. Si Joshua, nag-attend siya ng Sunday school. Jonathan and David. Yeah. So, isa na sa akin, no? Atong sample makita sa Bible. No? Una siyang station. No? David fled from Naioth in Ramah. He came before Jonathan and said, "What have I done? What is my guilt? And what is my sin against your father that is trying to take my life?" So, si Jonathan, anak nini, he's a man. Anak ni Saul, no? Ang first king of Israel. So, imagine, no? Ang anak, ang amahan gatinguha sa iyang kinabuhi ni David, pero nasa friend nga anak sa, kwan, no? Anak sa ni Saul, no? And then sa verse 2, yun dia, he said to him, si ko nang hindiya si, kwan, si Jonathan, no? Ang hindiya si, kwan, David, no? Far from it, no, you shall not die. So ni assure jud ang anak, no, my father does nothing either great or small without disclosing it to me, and why should my father hide this from me? Never. No? Anyway, dili na ko ipadayon ang next time nag ang pani David is siya kibaw sing papa nimo nga panta basin dili isulti sa imo kay kibaw siyang amigo ta na close ta ana, no. Anyway, arita sa verse 12, Jonathan said to David, "By the Lord, the God of Israel, when I have sounded out my father about this time tomorrow or on the third day, if he is well disposed toward David, shall I not then send and disclose it to you?" No, kung mayo nagbuot si Saul daw sa iha, di ba na ko kay inform? Verse 13. "But if my father tends to do you harm," no, kung nagplano siya sa imong kalautan, "the Lord do so to Jonathan and more so if I do not disclose it to you and send you away so that you may go in safety. May the Lord be with you as he has been with my father." So nakita nato, no, nga kini siyang ilang friendship medyo kan gyud, no, deeply rooted gyud siya, no, maayo gyud siya kay imagine, no, ang papa nga gikuhaan sa pagkahari, wa man to siya kadawat nga natangtang yung pagkahari. In fact, he attempted to kill David twice, no? Kato nga moro to si David ba lipay niya kung magnay moro bag gisamok si sigit yang kasing-kasing ba o siyang nuna. Si David mo itig play og harp ana, no, para mas sana man nindot yang paminaw, no? But that there was an attempt nga gilabay siya og kanang siyang pana, anong sana bangkaw, no? Spear yata to, no? And then na save lang siya, but money siya, no, nga ni saad gyud ang anak, no, nga if ever na ay bati na plano akong amahan, ako gina isulti nimo aron safe ka, no? So kini may talagsaon, no, kay normally man gyud ang anak mo side gyud with the father,
No? Normally na siya, no? Mo side with the father. Nili mo side sa lang tao kay kinsa man ka anong laban nako sa lang tao? Ako ang papa akong labanan. But kini siya nakita nato nga mo ni nindot nga klase, no? Kay bawo siya kung sa sakto and then mustik yun siya sa unsay ka, no? Ilang friendship wala maguba because of nandun na sila yung mga ka, no? Kanang mga rodo na dili maayo, no? Sa ilang hitabo sa ilang parents, no? And napo na siya karon, it really happens, no? Mga na, no? Natay mga ingana nga ukira like mga bata, no? Pero ang anang usa nga kan is ang ipapasuko ato, pero yung anak migo ra sila. So naingana, no? Case diyan, no? So muna yung mga kan na mo padayon ang pana muna nindot nga klase na kan pero muna seldom found again na siya, na gamay ra gyud kay na dire sa kan ninyo ipadayon nato insya if I am still alive show me the faithful love of the Lord but if I die never cut off your faithful love from my house. So iya pong muraga kan po siya, no? Yang muraga hangyo po siya, no? Even if the Lord were to cut off every one of the enemies of David from the face of the earth. So siya kan hatag man siya og kan, no? Muraga assurance. Siya kung matay ko, I hope dili mo pada ana di biyaan po sa balay ni sa na Jonathan, no? Yang household dili biyaan ni David, no? Bisa pa kung nagtanan ng mga kaaway mag-cut off. So that includes his father. No? Father biya niya usas kaaway. Kay ni kontra man ni, ano. But again, kininga klase nga friend is really seldom found. No? So arita sa last part before the reflection. The faithful but forsaken friend. Si Christ mismo is, makonsider na ito faithful friend. No? But he was forsaken. No? So, no one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. So, si Christ nagsulat yan na, yung yatag yung kinabuhi para sa mga amigo. No, kana mo'y may tanga nindot, tinuray yun ng friend. No, nihatag siyang life rather than katong friend nga kung unsa lay makuha. No? Unsa lay makuha, mo take advantage siya. No? Kini siya nihatag rather than unsa makuha. No? Which is muna siya usa sa nindot po ng klase ng friend. No? So you are my friends if you do what I command you. So that's a condition. No? Next, I do not call you servants any longer because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends because I have made known to you everything that I have heard from my father. So ang iyang mga disciples, we consider na niyang friends, not servants. No? Pero unsa may reaction, unsa may sana usabay gibuhat ani yang mga friends sa diha nga kana nana sa panahon nga nakagipit na si Christ mo na ito makita na then Jesus said to them you will all become deserters because of me this night for it is written I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered but after I am raised up I will go ahead of you to Galilee so mo na yang ingon no verse 33 may tumabasa, Peter said to him, though all become deserters because of you, I will never desert you. So, pang di siya, no? Anang, pang kayo si David, no? O si, sana, Peter. Nga, bisag tanan ko nung amiyan ni mo, di ka na ko biyaan. No? Anyway, Jesus said to him, truly I tell you, this very night, before the cock crows, you will deny me 3 times. So, manayin yun ni, ka, no? So, kana to lip service na to niya, or, tinuod gyud ni Peter pero hindi niya gikaya, no? Peter said to him, even though I must die with you, I will not deny you. And so said all the apostles. So dili lang si Peter pud misulti ato, ha. Una lang si Peter kay impulsive man kay siya. Pero yun dia, so and so said all the disciples. Katong 12 ka po, mo po to ilagi ngon nga we are willing to die with you. No? Dili ni mo deny nimo. So 55 at that hour Jesus said to the crowds, have you come out with swords and clubs to arrest me as though I were a bandit? Day after day, I sat in the temple teaching and you did not arrest me. But all this has taken place so that the scriptures of the prophets may be fulfilled. Then all his disciples deserted him and fled. So makita na ito, no? Asa diyang gidakop na si Christ. Imagine na, may tag-abot ni simana o tuig ba or buwan nga makalimot na sila ni saad. Now it was just more or less the same day, the same night
no? This is NITRA, actually, no? Bago lang sila ni Juan, kay human nila katong Lord's Supper, lakaw man sila, nag-pray dito si Christ at three times. After that, nabot na gunto sila sukan itong mga mo, kinimudakop ni Christ, no? So, less than 24 hours gani. Pero silang tanan, no? Ingon niya, all the disciples said nga, dili mo mimo, deny nimo. No? Pero all of them deserved Christ, no? Pag-abot na sa gidakop na si Christ. So diha makita na to nga kini sila dili sila true friends, no? But so muna sad to say ang faithful na friend si Christ ilang gi forsaken, no? Then let's see, no, si Peter ni dare siya sunod, no, nag-observe. Mabasa na to sa verse 69. Now Peter was sitting outside the courtyard, and a Cypriot girl came to him and said, "You were also with Jesus the Galilean." But he denied it before all of them. So yang gi-deny, no? So I do not know what you are talking about. Okay, paano ang exhortin mo? 31 to 32. Then when he went out of the to the porch, another servant girl saw him and said to the bystanders, "This man was with Jesus of Nazareth." Again, he denied it with an oath, no? So mura ni siya, I don't know, familiar ba uban, no? So na bata pa mi ko sa murpa. Dili lagi ako. Wa ko bawa na murpa. Sabi na mag cross fingers pa. Most likely mo na gibuhat ni Peter. Sa verse 10, so that's the second time around, no? The third time, after a little while, the bystanders came up and said to Peter, "Certainly you are also one of them, for your accent betrays you." No? So kung kanay pa ni siya, no? Kung Muslim pa niya, magpaka-Kristiyano, niya i-result yan, "Kristiyano ako." So dili siya masakpan dahil siya no? Kanay siya Muslim. Anyway, then he began to curse. So ganiya, oath, then ganun curse, then swore with an oath. So grabe na, naka-intense po ng iyang pag- deny, no? "I do not know the man." At that moment, the cock crowed, no? So, dire makita na to. Then Peter remembered what Jesus had said, "Before the cock crows, you will deny me three times." And he went out and wept bitterly. So, yeah. Although ni attempt siya, pero, panggad, but the rest, nawagtangan, no? Unang niwagtang ni Christ, si Judas, no? Si Judas. And after that, ni kwa no amragang 10 no, kaya si Peter medyo ni follow man, wala man siya gyud nga totally desert, no, pero no to gid deny gyapon yang Ginoo. So muna sayad ta, no, sayang, no, but sa may kwa na to ani sa ato, no, na pa sa ka verse na last verse na to, no, "And adulterers, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world becomes an enemy of God." So, klaro kay gingon niya, no? Kini may something for us to think, no, as Christians. No? It's easy for us to kan ba kana bang it's easy for us to murabag criticize the apostles, no? Nga namiya sila, no? Sa dihang si Christ na sa panahon nga kan nasa kalisdanan, no? But in somewhere one way or another nga na mapunta, no, labi na nanay mga panahon nga mag dunay mga kalibutan, no, like katuwid niya kun daghan kay kag friends ningon ni Brad Joshua ba to, di nakakabalibad. So kuna friendship with the world naman na, so no, nang detrimental na sa imong spiritual life, no, kung daghan kag friends, labi na imong friends dili siya mga Christians, no, because they will really drag you down. So dire makita na to nga kan, no, mura bag gamay ra gani na siya, no, kanang mubira sa ato, no, mubira na to aron sa tadiri, no, kada bang mga tong bersa po natay mga schedule para sa Ginoo, oh, nya nay mubira na to, no, it's easy for us to forsake Christ, no, matugi siyang biyaan. And masuya ko sa mga Muslims, no, kay no matter how busy they are, kan gyud kana siyang time na ganito pray, like last race kan gina biyaan ginang an lang asas lang lugar, moadto sila sa itong asa lang prayer room, for example, magdala sila ang katong lodanan, magtuwa-tuwa dito, kana gina siya, no matter how busy they are. Pero Christians ulahi man Ginoo, unya na lang ang marabag ang Ginoo na mo pa-adjust ba, no? So I hope kanta, no, we have to be faithful to Christ because he's a friend, faithful to us,
mga bisan pa man sa ato kalisdanan giuban gikuyugan ta no? Bisan pa man nga nagpakasala ta no iyatang gipakamatyan di ba so he's not a friend like kanang worldly friends nga thereafter sa ato lang kung siya makuha na nato no? Christ gave up his life no so I hope kana siya kung kasild ng pangitaon ang kanang real friend kini si Christ mas labaw pa ni sa real friend kasi sildam na ito makita. So I hope as Christians di na to siya biyaan, no? Ato siyang kana no, kana siyang we have to be true friends to Christ, no? Kay kung mo tanga bati na siyang ano dili kumukondem ta nga bati ang friend lang ta friend ang tao sa tao nga dato kinaa siya pagka na panahon nga wala na siya biyaan siya. But it may reflect sa atong spiritual life, no? Kung natay daghang na dawat, murag malimot as Ginoo. No? Kay murag mabisi na ta, kay nana man tay capability to do sa atong angay buhaton nga kalang dili iyas Ginoo, kay nana tay kwarta, no? So na ayaw dili gina nato mapanta, no? Di nato na siya mapanba, no? Na murag muratag friend lang sa Ginoo kung dai ihatag, no? Nya ganahan sa ihatag, biyaan nato siya. Malimot ta niya. I hope that will not happen to us, no? Because we know it's not good for kanang sa kalibutan pa lang na perspective, all the more sa spiritual na perspective, no? Nga dili maayo nga kan ang Ginoo atong ibiyaan by the time nga okay na ta, no? Naghanatag na blessings, no? Mahimo na nung blessing nato nga mo detrimental sa atong pag paduol sa Ginoo. Ayaw din nato na himo, no, as Christians, no? Kay we can die anytime ba? No? So sayang kayo ng atong pagka Christians and then we forsake Christ when times when time comes nga pana no nakas prosperity kung nakas adversity murag makig friend as Ginoo sige taghangyo no kay natas adversity or poverty for example no pero na nata sa an kini siyang nandas affluence no kini dato na ta prosperity na malimot na tas Ginoo no? So I hope dili nga na anta no? And remember, no, if you befriend the world, no, mo alam talaga tong ina daghan tag friends niya, mabira ta, careful because you become an enemy of God. Huh? So I hope dili nato nakalimtan. Okay? So let's go to our reflections. Are we the kind of friend that stays in adversity? No? So kanabang mupabilin kita kung sila naglisod na aga punta dili kay naarita kung naatay nakuha nila, no? So I hope as Christians that should not be the case, no? We are friends kung naalang sa mga prosperity pag-abot sa adversity at tubiyaan natong friends, no? Are we befriending the world rather than God? So careful kita na mga kingsunan, no? Because we cannot please both, no? Ang world and God at the same time. And then are we real friends of Jesus Christ? No? So I hope ma-reflect nato to, no? In times of adversity, natas mo ampo ta, magsigit ang pangayo siya, grand, no? Pero okay, when all is well, malimot ta niya, bayaan na to siya, no? So I hope dilingan na nanta, no? And then do we stick to him in times of making choices, no? So doon ay mamili ka, no? Naay mo birani mo, for example, mga madita sa party ta or sa beach ta or sa kung saan nga activities, no? Like meetings, sa kanyang mga team building, no? Normally, mura ba na mo interfere sa ato pagsimba, no? And then, muna, intindi siya na as we forsake Christ and then we wala na tamustik sa iya, no? So I hope na nga in whatever circumstance we are in, ato gud mustik gud ta siya. Okay, siya ay my true friend nga dili wa gud ni dili mo biya nato at the same time adi mo biya nato in the sense bang gitagaan gitagad gud ta gitagaan ta sa mga needs every day gitagaan ta kaluwasan and so on. There are so many things to be thankful for, no? And mo na nga dapat mustik gud ta siya, no? So, di alam ako ito, mga igsura, no? I hope natay mga napukuro na biyo na.